Alright, what's up internet? So, gusto mo bumili ng bagong graphics card. Pero sa totoo lang, nakakalito ang pagbuo ng computer. Kasi yung isang part, kailangan tugma or compatible dun sa iba pang mga parts. And so, gumawa kami ng video series na to where we take a look at each part. Parang hypothetically, bibili ka ng GPU. And then, kung bibili ka ng GPU, ano kailangan mong tingnan na iba pang mga parts? Medyo nakakalito sa explanation, but as we go through it, I'm sure lilinaw siya. Pero alam mo yung hindi nakakalito ay ang pagbili ng Windows 10 Pro CD key galing sa sponsor natin. Ang video na to ay handog ni cdkoffers.com. Marami kang mahahanap na iba't ibang uri ng software dito. May games, apps, activation codes for Windows 10. Check out our video on CDK Offers in the video description. Mabilis, mura, and syempre legit dito. Madali lang mag-order, search for the software you need, add to cart, check out, done ka sa payment options nila, wala pa isang minuto, finished. May legit working CDK ka na sa software na pinili mo. Gamitin ang aming promo code para makakuha pa ng extra 20% discount sa purchase mo. Kung naghahanap ka ng mura, legit, and original software, check out cdkoffers.com. Okay, tama na kay sponsor. Let's say gusto mo bumili ng graphics card. What parts do you need to worry about? What parts do you need to know na, shoot, compatible ba to dito sa bibilhin ko? So, daan tayo sa listahan. CPU, sort of, we'll talk about it, pero cross out muna natin for now. CPU cooler, cross out. Motherboard, yes, you do need to worry about the motherboard in relation to the graphics card. RAM, you don't need to worry about it. Storage, you don't need to worry about it. Case, yes, you do need to worry about it. Pag-usapan natin yan. RGB lighting, you don't need to worry about it. So, no. And finally, PSU, yes, in some instances, you do need to worry about it. Kung bibili ka ng GPU, ano yung parts na kailangan mong tingnan? Yung naiwan sa listahan natin, yung motherboard, case, and PSU. Simulan natin sa motherboard, and actually, hindi ito masyadong concern. Dati kasi, depende dun sa graphics card mo, iba yung slot kung saan may papasok. And you needed to make sure na yung slot ng graphics card may slot na ganun sa motherboard. So there were PCI sockets, there were AGP sockets. This was way, way back in the day, like maybe 20 years ago or so. Ngayon, sobrang simple na lang. Lahat ng graphics cards, all modern graphics cards, basically use the PCIe slot. And buti na lang, yung karamihan ng motherboards, wala pa ako nakita na modern motherboard na walang PCIe slot. So, 99% of the time, kung bibili ka ng graphics card, for sure may PCIe slot na yung motherboard mo. Check mo na lang kung may available na PCIe slot. I don't know if you're upgrading, tapos naka-multiple graphics cards ka. Or kung sobrang luma na ng system mo at wala pang PCIe slot, it might be just time to buy a new system instead of upgrading part by part. But usually, 99% of the time, wala akong maisip ngayon na motherboard na walang PCIe slot. And wala akong maisip na graphics card na hindi gumagamit ng PCIe slot. So usually, that's something very easy to check and you don't need to worry about it too much. Casing, kailangan problemahin yan. Depende sa card na bibilin mo, paminsan sobrang haba niya. And literally will not fit in your case. Depende dun yung ibang GPU kasi sobrang high-end, may 3 fans pang cooling. And so, the more fans you add, syempre humahaba yung card mo. And then, tatry mo yun isalpak or ipasok dun sa isang case na medyo limited lang yung capacity niya or limited lang yung space. Hindi mo talaga makasya yun. You do need to check your case if it has enough room, physical room for the graphics card. If you're sort of buying on the medium or low end, usually hindi to problema kasi medyo maliit lang yung cards na nasa price range na yon. But check it anyway. Although yun nga mas concern to para sa mga high end cards and high end cases. And lastly yung power supply, kailangan mo din i-check yon. Yung ibang graphics cards kasi hindi mo na kailangan ng extra connection sa power supply. Okay na yung power na nakukuha niya dun sa PCIe slot. Salpak mo lang sa PCIe slot, no problem. Yung problema, yung iba pang mga graphics cards na that need more power. So dun sa gilid nila, may socket talaga, may saksakan para dun sa ibang cables ng power supply. So some graphics cards have holes for an 8-pin. So there's a socket for 8-pin. Ibang graphics cards may one socket for 6-pin and one socket for 8-pin. Tapos yung mga monster cards talaga na sobrang power hungry and they need that extra wattage.
nakadalawang 8-pin socket sila. Whenever you see a graphics card with power sockets, it's always advised to plug those in because you won't get the full speed of your graphics card kung di mo mabigay yung kailangan niyang power dun sa mga needs or requirements niya. So kapag may power sockets yung graphics cards, hindi yun optional. talagang kailangan isaksak mo yung mga yon. If you want to get, you know, bumili ka ng mahal na graphics card, you do want to get the full benefit, the full speed of the graphics card. So if you're buying one of those high-end cards with additional power sockets, you need to make sure that your power supply has the necessary power connectors needed for that graphics card. So actually, simple lang. The graphics card is one of the most talked about items na, oh, anong GPU sa build mo? Oh, mag-upgrade ka na ba? Uy, may lalabas na bagong RTX 3000 series or may bagong lalabas na Big Navi. Ang hilig pag-usapan ng mga graphics cards. Pero sa totoo lang, they're very self-contained. You don't really need to think too much about them when you're upgrading them. But, since wala akong masabi masyado dun sa basic, magdadagdag lang ako nung information for sort of intermediate or advanced users. Kasi may tinatawag na may concept na bottlenecking sa computer building, and you do need to take this into consideration when you're upgrading or buying a graphics card. Ano yung bottlenecking? Isipin mo na lang na yung CPU mo tsaka GPU, teammates yan sa isang paligsahan. And since teammates sila, hindi makaangat yung isa kung wala yung isa. Kumbaga, they need to run together. Yung speed ng isa, dapat medyo timpla dun sa takbo ng isa. And bottlenecking happens when one is too fast for the other. Since tumatakbo ka at the speed of the slower component, sayang lang yung speed dun sa mabilis. Or kumbaga, naka-bottleneck ka dun. Kasi sinusubukan ng card mo, let's say yung GPU na yung naka-bottleneck, sinusubukan niya, mas mabilis. Pero hindi niya mabigay or hindi niya ma-output yung bilis na yon kasi naka-stuck siya dun sa slow speed ni CPU. Hinihintay niya yung CPU. Kayang-kaya pa ni GPU eh. Pero naka-bottleneck siya. Hinihintay niya yung CPU, eh medyo mabagal si CPU, hindi rin makaarangkada si GPU. Yan yung bottlenecking. So usually, when you build, you try to make it that medyo same speed si CPU tsaka si GPU, medyo complementing sila. Yung speed nung isa, hindi ganun kalayo dun sa speed nung isa. Para hindi ka mag-aksaya ng pera. Kasi bibili ka nga ng sobrang bilis ng graphics card, pero medyo mabagal CPU mo, hindi mo rin nararamdaman yung bilis ng graphics card kasi naka-bottleneck siya, hindi siya makaarangkada, hindi siya ma-output yung speed na yun kasi hinihintay nga niya yung mas mabagal na CPU. That being said, there are so many videos on YouTube, websites, ang daming pinag-uusapan, ito bottleneck, ito hindi. Ang daming kaibigan na nag-aaway na, eh, medyo wala ka palang alam, bobo ka, kasi yan, bottleneck, yung build mo, bottleneck. Hindi kaya bottleneck. Mag-aaway. There's really sort of no easy way to calculate yung hindi kasi ganun kadali i-calculate kung naka-bottleneck ba talaga. Parang hindi yan 1 plus 1 equals 2, 10 times 5 is always equals to 50. Kasi yung bottlenecking, depende yun sa settings ng game na linalaro mo. Depende sa settings, depende rin sa game, depende kung naka-ultra yan, depende kung naka-low. And so, yes, may mga bottleneck calculators online. Ang daming experts na nagsasabi na, yan, bottleneck, yan, hindi. Ayan, tanga ka kasi sinama mo yung GPU na yan dito sa CPU na yan. And to be honest, it's all relative. Relative to you, the user. Paano ba ginagamit yung computer mo? Paglaro ng Mobile Legends, paglaro ng Valorant, or let's say, paglaro ng Call of Duty at ultra settings, 144Hz, I don't know, some crazy 240fps, God knows ano yung frames per second mo. But it's really relative to the user. So yung bottlenecking na yan, it's a good concept to keep in mind in general. Siyempre, hindi ka bibili ng RTX 2080 Ti kung yung CPU mo lang is Ryzen 3, 3200G for example, or i5 sa Intel. So, may general limits naman na sinusubukan mo na medyo equal yung GPU tsaka yung CPU. But there are really no hard and fast rules, and bottlenecking is one of those things that experts like to throw out because it makes them sound smart and oh, term, bottlenecking. And totoo, nangyayari naman talaga yung bottlenecking. It's not something that you should lose sleep over. You know, basta kaya na yan within the ballpark. May mga, madali na naman i-research sa internet. Bibili ako ng 1660 Ti. Anong mga magandang CPUs para dun? And okay na yun. I mean, you don't need to obsess too much na naka-bottleneck ba to? Gusto ko, performance ko, talagang tugma na tugma. And every frame per second, makukuha ko dun sa GPU ko.
Because again, it's relative to the user. What games you play, what applications you will use. Are you overclocking anything? Kung naka-overclock ba yung CPU mo, naka-overclock pa yung GPU. So, it's important yung bottlenecking, but it's not as important as some people like to make out and, you know, they fixate and focus. Sobrang nag-o-obsess sila dun. So, relax lang. Balik tayo dun sa basics. If you're buying a graphics card, really all you need to check are motherboard, casing, and power supply. I hope nakatulong yung video na to and yung ibang video sa series natin. And the graphics card is a sexy part of the computer. Palaging pinag-uusapan yan. Palaging sinusundan ng mga PC guys na, uy, may bagong lalabas na ano line yung AMD or may bagong graphics card na naman si Nvidia. And you know, a lot of people like talking about it. But at the end of the day, it's just another part. You just need to make sure na compatible siya, maganda yung performance niya dun sa kailangan mo. And yun, thanks for watching. So I hope that these basic tips helped you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs, consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.